Number one, Emilio Aguinaldo. Kumakalat na may balak daw si General Luna na maglunsad ng kudita laban kay Presidente Aguinaldo. Ika-4 ng Hunyo, 1899, isang telegrama ang ipinadala ni Presidente Emilio Aguinaldo kay General Juan Luna. Iniimbitahan ito sa isang kumbento sa Kabanatuan, Nueva Ecija, para mamuno sa isang kabinete. Lumakad papuntang Kabanatuan si General Luna kasama ang 25 na sundalo, Colonel Francisco Roman at Kapitan Eduardo Rusca. Pagkadating nila sa Kabanatuan, ika-5 ng Hunyo, 1899, ay naharap sila sa isang sirang tulay, kaya naman iniwan ni General Luna ang kanyang mga sundalong escort at tinahak ang daan kasama lamang si Colonel Roman at Kapitan Rusca. Pagkadating sa simbahan, ay may nakasalubong siyang sundalong pamilyar ang muka. Ito ay si Kapitan Hanolino, mula sa batalyon ng Kawit na siyang binansagan niyang duwag sa laban ng Angeles. Ikinagalit ito ni General Luna at tinanong kung sino ang nagpabalik dito sa pwesto. Nang sabihin nitong ang nasa itaas, ay dali-dali umakyat si General Luna. Mula doon si Presidente Aguinaldo at ang inabutan lamang niya ay si Buen Camino. Hindi na daw siya kakausapin ni Aguinaldo, sabi nito. Nagalit si Luna at nagsigawan sila ni Buen Camino. Maya-maya ay nakarinig ito ng putok ng baril. Pumanaog ito at tinanong si Hanolino sino ang nagpaputok. Ngayon ay kumbinsido na akong hindi kayo marunong humawak ng baril. Bigla siyang tinaga ni Hanolino at sinundan na ng mga tauhan nito ang pagbaril at pagsaksak sa general. Tinangkapa ni Colonel Roman at Kapitan Rusca na iligtas ang general, ngunit pinagbababaril din ito hanggang sa mamatay. At ang huli naman ay nabaril sa hita, ngunit nakatakas ng makapagtago sa simbahan. Hinang-hinaman sa dami ng tinamong pinsala, nakalakad pa ang general patungo sa plaza habang buong tapang niyang sinisigaw ang mga katagang, mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao. Habang nakasalado ang kamao at bumabaril pabalik sa mga kaaway, tuluyan ng pinatumba si General Luna ng sunod-sunod na putok ng baril at pinagtataga pa ito matapos bumagsak. Dumungaw ang isang matandang babae sa bintana at tinanong, "Nagalaw pa ba iyan?" Siya daw di umano ang ina ni Emilio Aguinaldo. Walang paglilitis, parusa na ipinato sa mga pumatay kay General Luna. Number 2, Cecilio Sigismundo. Si Cecilio Sigismundo ay mayahan din tulad natin sa isang balimbing. Nagtrabaho siya bilang isang pulis sa ilalim ng mga Espanyol, ngunit bumaliktad ito para makisapi sa Katipunan. Naatasan itong maging isang korporal at tagahatid ng mensahe sa ilalim ni Major Nazario. Sa panahong kasalukuyang nagtatago si Aguinaldo sa Palanan, Isabela, ay inatasan nito si Sigismundo na magdala ng importanteng sulat upang humingi ng karagdagang hukbo at tulong sa mga pinamumuhuan nito. Subalit sa loob ng humigit kumulang isang buong pagtahak nito ng daan para ihatid ang mensahe, sumuko si Sigismundo sa mga Amerikano sa bayan ng Pantabagan, Nueva Ecija, sa pangakong posisyon sa Philippine Army at 300 dolyar na pabuya ay isinawalat nito ang kinaruroonan ni Aguinaldo kay General Frederick Funston. Bagamat sabi ni Aguinaldo ay sapilit ang kinuhaan ng impormasyon si Sigismundo, ito naman ay pinabulaanan ng opisyales ni Funston na sinabing kusang loob itong magbigay ng impormasyon matapos mabusog at walang anumang torture na nangyari. Ito ay ang bahay kung saan nahuli si Aguinaldo Marso 1901. Ang lalaking nakaputing Amerikano na nakasombrelo ay si Lazaro Segovia at ang iba naman ay ang mga makabebes. Naipagdiwan pa ni Aguinaldo ang kanyang kaarawan noong nakaraang araw bago mangyari ang pangluso. Ang litrato sa kanan ay si General Frederick Funston at ang litrato sa kaliwa naman ay nakaupo sa gitna si Funston kasama ang kanyang grupo ng mga sundalo na nasa likuran. Nagpanggap si Funston bilang bilanggo kasama ang 80 na makabebe.
Nagmarcha sila patungo sa punong tanggapan ng mga rebelding pinuno at Pangulong Aguinaldo. Pinasok nila at pinaputukan ng mga bantay ni Aguinaldo at nang mahuli ito ay sinabing hindi ba ito'y biro? Number 3. Januario Galo. Si Januario Galo ay isang iguro. Isa siya sa mga contingent na grupo na pinadala para laban ang mga Amerikano sa Caloocan. Ngunit kinalaunan ay nakialyansa ang mga ito sa mga Amerikano. Ikadalawa ng Desyembre, 1899, nakaatas kay Gregorio Gorio del Pilar na iantala ang paglusog ng mga Amerikano kay Aguinaldo. Ginabayan ni Galo ang mga tropa ng Amerikano sa isang sikretong daanan upang mapalibutan nito ang mga Pilipinong natatapang na lumabang, bagamat napapalibutan at nalalamangan. Sa 60 Pilipinong sundalo, 8 lamang ang nakaligtas. Kasamang namatay sa mga ito si Del Pilar na tinamaan ng bala sa leeg habang inuutusan ng mga tao nito na patuloy na lumaban. Number 4. Apolinario Alcuaitas. Isa sa pinakamalalang trahedya na nangyari sa panahon ng Rebolusyon ay ang pagkamatay ng isa sa pinuno ng Katipunan na si Pantaleon Villegas, alias Leon Kinat, na ang ibig sabihin ay mabilis na parang kidla, tubong Negros Oriental si Villegas. Siya ay inatasin ni Aguinaldo na mamuno sa pag-aalsa sa Cebu sa darating na 8 ng Abril, 1898, Biyernes Santo. Subalit dahil sa lumalaking hinala ng mga otoridad ng Espanya, ay napilitan nitong umatake ng 3 ng Abril sa Linggo de Palaspas. Kikilalanin ang pag-aalsang ito sa kasaysayan bilang 3 de Abril. Nagtakumpay ang mga katipunero na talunin ng mga Kastila. Gayunpaman, ang mga reinforcements ng kalaban mula sa Manila ay nagpersa kay Villegas na lumikas muna at magtago sa bayan ng Karkar. Ikapito ng Abril, 1898. Sa takot, nagantihan sila ng mga Espanyol dahil sa pagtatago ng revolusyonaryo, nagpulong ang mga pinuno ng bayan sa pamumuno ni Florencio Noel at Father Francisco Blanco. Nagplano sila na patayin si Villegas. At ang gagawa ng pagpatay ay walang iba kundi ang personal assistant ni Villegas na si Apolinario Alcuaitas. Ikawalo ng Abril, 1898. Habang mahimbing na natutulog sa kanyang silid matapos painumin ng alak ng mga mapaglinlang na pinuno ng bayan, ay pinagsasasaksak at pinaghahampas ni Alcuaitas kasama ng iba pa si Villegas. Number 5. Miguel Vicos at Pedro Bekbek. Pay sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol at naging gobernador ng Ilocos Sur. Dahil sa pangamba sa lumalago nitong impluensya, kapangyarihan at pakikipag-alyansa nito sa mga Briton, mga naninirahan sa Maynila at kalaban ng Espanyol noong panahong iyon, ay minabuti ng mga Espanyol na ipapatay ito. Maraming espekulasyon ukol sa motibo ng pagpatay ng dalawang ito kay Silang. Si Vicos de Humano ay may naitatagong galit sa kaibigan, habang si Bekbek naman ay sinuhulan ng malaking pabuya upang patayin si Silang. Ano man ang motibo nitong dalawa, ay naitulak nito sila na puntahan si Silang sa kanyang headquarters sa Vigan at barilin ito habang nakataliko. Bilang kapalit ng pagpatay sa kanilang kaibigan, ginawaran si Vicos ng monumento ng isang aso ng mga Espanyol sa bantay Ilocos Sur para sa kanyang katapatan. At si Bekbek naman sa kabilang panad ay pinatay naman ng taga ng balo ni Diego na si Gabriela, habang pinaparada ito sa bayan bilang bayani ng mga Espanyol.